Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Reverend Father Paul Hermano mula po dito sa Parokya ng Immaculada Concepcion sa Bayan ng Mataas na Kahoy. Tayo ngayon ay nasa ikasyam na araw ng ating pagnonobena at paghahanda para sa pagdiriwang natin ng 50th anibersaryo bilang Arsidiosesis ng Lipa. Ang Banal na Eukaristiya sa linggong ito ay pagdiriwang ng dakilang misteryo ng Corpus Christi. Kinikilala natin ang inihahandog na tinapay at alak sa banal na misa ay nagiging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus. Kitang-kita natin ngayon ang pagiging tao ni Jesus. Litaw na litaw ang kanyang habag. Noong makita ni Jesus ang mga tao, nakita din niya ang kanilang pangangailangan. Kaya ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyong ating napakinggan, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Hinahamon tayo ngayon ni Jesus na magkaloob, magpasalamat, at magkaisa. Pagkakaloob, ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus ay isang malaking biyaya. Ito ay ipinagkakaloob niya sa atin bilang pag-alaala sa kanyang ginawang sakripisyo sa krus. Tayo din naman, sa kabilang banda, ay tinatawag upang ipagkaloob ang ating mga sarili sa kanya. Maging kaisanawa tayo ni Jesus sa kanyang gawang pagliligtas. Ito ang kanyang wika sa mabuting balita. Dalhin ninyo dito sa akin. Dalhin natin kay Jesus ang ating mga sarili upang patuloy niya tayong pabanalin at pagindapatin sa buhay pananampalataya. Patuloy nating ipagkaloob kay Jesus ang lahat ng nilalaman ng ating puso at isipan. Pasasalamat. Ang banal na misa ay isang pasasalamat. Sa katunayan, ito ang pinakamataas na uri ng pananalangin. Naghahandog tayo ng banal na misa dahil tayo ay nagpapasalamat. Nagsisikap tayo na isa ngayon ang ginawang sakripisyo ni Jesus at lubos ang pasasalamat natin dito. Tayo, bilang Arsidiosesis ng Lipa, ay nagpapasalamat din sa nag-uubapaw na pagpapala na natanggap natin, lalo na bilang isang simbahang lokal. Malayo-layo na din ang ating nalakbay. Kaya nararapat na ito ay ipagpasalamat sa poong may kapal. Pagkakaisa. Lahat tayo ay tinatawag na magkaisa upang ganap na maibahagi ang biyaya para sa iba, lalo tigit sa mga taong higit na nangangailangan ng espiritual at moral na suporta. Gawa-nawa natin ng paraan ang mga taong nangangailangan. Kalimitan, kulang ang simpatya, malimit, kapos ang awa. Kailangan din ng mga konkretong aksyon at maaaring awa at simpatya ang magbunsod dito. Si Jesus, sa ating mabuting balita, ay tinuruan tayong magbahagi ng mayroon tayo. Kahit ito ay 5 tinapay, 2 isda. Si Jesus na ang bahalang magpuno dito. Dito sa Arsidiosesis ng Lipa, isinasagawa ang iba't ibang mga gawain upang mapalalim ang pangunawa at pagpapahalaga ng bawat mananampalataya sa banal na Eukaristiya. Ang ilan sa mga ito ay ang Archdiocesan First Communion na ginanap noong 23 ng Enero taong 2015. Ang pang-Arsidiosesis na Kongreso Eukaristiko na ginanap noong 7 ng Hunyo taong 2015 din. Mayroon na rin tayong mga naging Grand Corpus Christi Celebration. Ang mga Corpus Christi Celebration na ginanap ng mga altar servers dito sa ating Arsidiosesis sa Batangas City Coliseum. At taon-taon ito'y ating ipinagdiriwa. Tunay nga na mga karanasan ng pagkakaloob, pasasalamat at pagkakaisa. Sa diwa pa rin ng pagkakaloob, pasasalamat at pagkakaisa, sama-sama nating salubungin bukas ang 50th taon ng pagiging isang Arsidiosesis ng Lipa
sama-sama nating pagnilayan ang taon ng yakag. Ito ay ang pagsaksi sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagyakag sa kapwa patungo sa pagtanggap kay Jesus sa banal na Eukaristiya.